Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hello, hello. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this third regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwan Singh, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasites Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinato, Honorable Donato Armon Ferro, Honorable Ferilio I. Macasayag Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. Please, may we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Biloso for our invocation. Let us all remember that we are in the most holy presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord appointed 72 others and sent them out ahead of him in pairs to all the towns and places he himself would be visiting. And he said to them, "The harvest is rich, but the laborers are few. So ask the Lord of the harvest to send laborers to do his harvesting. Start off now, but look, I am sending you out like lambs among wolves. Take no purse with you, no haversack, no sandals. Salute no one on the road. Whatever house you enter, let your first words be, 'Peace to this house.' And if a man of peace lives there, your peace will go and rest on him. If not, it will come back to you. Stay in the same house, taking what food and drink they have to offer, for the laborer deserves his wages. Do not move from house to house. Cure those who are in it, who are sick, and say, 'The kingdom of God is very near to you.'" The Gospel of the Lord. Thanks be to God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Reading of the magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga bisita na mga miyembro po ng Lipa City Night Market at mga kapwa ko miyembro ng Sanggunian. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same, the Honorable Hernandez Biloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Considering that we all have copies of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Pua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita, lalo tigit po sa ating mga bisita nagmula sa ating night market. Ano? So, Mr. Chair, provided that all the city councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report.
Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the committee report number House 2015-002 is hereby adopted. Mr. Chair, move for the adoption of the committee report. Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. May I recognize Mr. Chairman? May I request the Mr. Good, Secretary? The good Vice Mayor na ng atin ho Secretary ko na lang ho per barangay ng mention ho do sa business for except, the day. Except 14 to 19. Business for the day, barangay annual budget o barangay bagong po? Committee on Appropriations. Barangay Malitlit. Committee on Appropriations. Barangay San Benito. Committee on Appropriations. Barangay San Salvador. Committee on Appropriations. Barangay Santo Toribio. Appropriations. Anilaw Labac. Appropriations. Antipolo del Norte. Appropriations. Banay-Banay. Appropriations. Bulacnin. Appropriations. Calamias. Appropriations. Raboy. Appropriations. Pagulingin. Appropriations. Tipakan. Appropriations. Letter of number 14. Letter of the from the treasurer. Hey, basahin mo na buo na. Letter of Mr. Doroteo Rosales, treasurer to Honorable City Vice Mayor, forwarding the list of the real property tax delinquencies for CY 2014 for information. Noted. Number 15, letter request of the City Administrator by authority of the City Mayor for the passage of a resolution granting authority for the City Mayor to hire consultants on health services, social services, investment, promotion, and education. Refer to the Committee on Good Government. Number 16, monthly report of assessment for the month December 2014. Noted. Number 17, request of the City Administrator for the extension of the period for renewal of business permit be until January 30, 2015 only in preparation for the incoming SK election, which is scheduled on February 21, 2015. Refer to the Committee on Ways and Means and Trade and Industry. Number 18, request of Ms. Francia Angeles, representative of the Lipa City Night Market, to the Sangguniang Panlunsod members pertaining to the proposed transfer of the night market to another site. Refer to the Committee on Cooperative and Local Economic Enterprise. And number 19, letter for Honorable Chairman Chudoro Maulion of Barangay Dagatan requesting for the exemption from the payment of RPT and penalties for lots donated to the barangay by Mr. Tony Conti for appropriate action. Refer to the Committee on Ways and Means. The Honorable Resolution and Ordinances for third and final reading. I'm also appealing to include the urgent matters on the business for the day to mention so that the Secretary will refer to the proper committees. Mr. Secretary. The annual budget for Bugtong na Pulo. Appropriations. Rizal. Appropriations. Pagulingin East. Appropriations. Bulbok. Appropriations. Talisay. Appropriations. Pusil. Appropriations. San Francisco. Appropriations. Duhatan. Appropriations. San Celestino. Appropriations. Kautosan bilang 01-50 na barangay Pangaw. Re, kautosan nagtatakda ng pagpapataw ng singil sa barangay clearance business permit at certification ay ibibigay ng barangay. Committee on Barangay Affairs. And another request from Attorney Latido by authority of the City Mayor for the reclassification of the properties of APEC Development Corporation Committee on at Barangay Bulacnin, Lipa City. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Analisa D. Lugos with an area of 209 square meters located in Barangay Sabang for agricultural use into institutional use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Monferro. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? The Honorable... Sino muna? The Honorable Katipon is recognized. Sa inyong lahat, isang magandang umaga sa ating kagalang-galang Vice Mayor Eric Aprica. Sa akin yung pagbabasa ng Facebook,
At ito ay isang aliwan ko na magbasa at mag-comment. May napansin ho kong isa na napakaganda ho para sa bayan ng Lusod ng Lipa. Ito hong naka-tricycle na driver na ito ay sana ho ay mahanap ng stop ng Sangguniang Panlusod at atin hong maipadala dito sa Lunes. Hindi ho ako eh. At ito hong driver na ito sa 4,200 na may prangkisa, ito lahong driver na ito ang naglagay ng Lipa, Palengke Bayan, Baya Balintawak, 10 piso. Sa bawat araw ho nating nakikita ang tricycle na may prangkisa at wala dito sa Lusod ng Lipa, ang kadalasan hong paniningil, ang sabi ng taong bayan, 30 pesos, 40 pesos. At diyan ho, kahit ho anong galing natin dito ho ng ating mga mamamayan sa Lusod ng Lipa ay napipilitang magbayad dahil sa sila ay nakasakay na. Baka ho itong pagkakapos na ito sa Facebook, sabi nga ho sa akin ni Vice Mayor Eric Aprica na ito'y ating maimbitahan sa Lunes. Kung gusto niyo pumunta ulit kayo sa Lunes, magdala ulit kayong pansit. Ay, isang napakalaking bagay ang ginawa ng taong ito sa ating bayan. Baka sa pamamagitan nito, bukod sa tayo ay may mga batas trapiko, batas sa prangkisa na hanggang 10 piso lang ang singil, ay itong taong ito ang magiging simula ng pagbaba ng pamasahe dito sa ating bayan sa tricycle. Dito ho sa ating bayan, napakarami na hong nagta-tricycle na hindi taga-Lusod ng Lipa. At may ginawa ho si Consul Joel Pua na isang drop ordinance. Nakasama ang lahat ng konsihal na ang tatakbulaan dito sa Lusod ng Lipa na tricycle ay lehitimong taga-Lusod ng Lipa. Yun hong taga-Taal na taga-Rito at yan ho'y na sa kanyang proposal. Pero ang proposal ko ho ay isang amendment ng local processing board o ng isang ordinansa ng tricycle na ang lahatong tricycle na may prangkisa ay dapat ho ay magkaroon ng isang nakalagay ho doon sa likod yung isang Bible word. Ngayon, tamang-tama ho ngayon, Bible week ho ngayon, na maamyandaan ho natin ang ordinansa ng tricycle na doon sa likod ng prangkisa ng tricycle, bago sila makarenew ng prangkisa, ay may naisip silang isang magandang balita ng Diyos o yung biblical word kung tawagin. At sa harap ay may nakapaskil na 10 piso lamang ang pamasahe sa Lusod ng Lipa. At ito ho'y ilalagay ho natin sa ordinansa. Doon ho ito sa may prangkisang tricycle. At doon naman ho sa mga chlorum, ay pag-isipan ho kung anong maganda hong gawin diyan. Hindi lang ho yung nag-create ng traffic, kundi yan ho ay minsan nga ay wala na rin tayong control na niningil ng mahigit sa 20 pesos, 30 pesos. At ito nga ho, sa pamamagitan ho ng ating Vice Mayor Eric Aprica, akin ho sanang ma-repair ito ho sa committee ng tricycle, yung amendment natin na maglagay ng biblical word doon sa likod ng tricycle bago ma-renew ang prangkisa at lagay ng paskel ng pamasahe sa harap. Yan ho. At ang higit ho, pinaiimbita ho ng Vice Mayor ang atin hong tricycle driver na re para ho mabigyan natin ng kaunting recognition kung ito ho kanyang ginawang itong paskel ay tama ho sa kanyang pangmamasada na 10 piso. At baka ho dito sa isang ito, magigising ho ang mahigit na 7,000 tricycle sa Lusod ng Lipa na huwag naman maningil na sosobra dahil kawaawa naman ho ang taong bayan. Magandang umaga ho sa usaping ito. The Secretary po is directed na to coordinate with the Lipa City Tricycle Franchising Board regarding the identity of the said tricycle driver. And the matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Transportation. Privilege, the Honorable Hernandez Veloso is recognized.
Magandang umaga po sa ating lahat. About two sessions ago, tayo po ay nirequest po natin ang presensya ng ating City Cooperative Officer in the presence of Mr. Ram para po humarap po dito sa ating sanggunian at maliwanagan po ang sanggunian sa ilang mga katanungan. Dahil po meron po tayong ilang mga questions na ukol po sa paglilipat ng ating pong Lipa City Night Market. At bagamat lagi po nating binibigyan ng assurance ang ating mga taga-night market na wala pong mangyayaring paglilipat kung wala pong amendment o pagbabago sa ordinansa, ay kamakailan po ay may isang mayroon pong isang patalastas na ipinaskil po sa pampublikong lugar dito po sa atin pong night market. At hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo ang nilalaman ng tarpaulin na ito. Patalastas, ipinababatid sa lahat ng magtitinda ng Lipa City Night Market na ililipat na ang pwesto sa Barangay 4. Ang lahat ay inaatasan na magpalista sa City Cooperative Office hanggang Enero 27, 2015. Maraming salamat po. At ang nakalagay po dito na nagpaskil ng patalastas ay di umano'y galing sa Lipa City Night Market Committee. Now, for the past weeks po, lagi po nating sinasabihan ang ating pong mga bisita dito na kung tutuusin ay hindi po nila kailangang magpunta dito sa sanggunian hanggat wala pa po namang konkretong inilalahad dito po sa atin para amyendahan ang ordinansa. At lagi na lang din po natin silang sinasabihan na malamang ito po ay haka-haka pa sapagkat wala pa naman pong formal na direktiba ng kanila pong paglilipat. Subalit, siguro po itong pagpapaskil na ito ng tarpaulin na di umano ay galing sa Lipa City Night Market ay isang konkretong pruweba na mayroon na pong intensyon na sila po'y ilipat bagamat wala pa po dito sa sanggunian ang pag-amyenda po ng ordinansa. Ito ga po ay isang lehitimong aksyon ng Lipa City Night Market Committee na magkaroon na po ng preliminary o pangunahing mga ginagawa bago pa po ang pag-amyenda ng ordinansa na nagsasabing sila ililipat. Ito po ba ay naayon sa tamahong proseso o yung tinatawag po nating due process na bagamat wala pa pong amendatory ordinance ay maaari na pong i-execute ng isa pong branch ng ating pong lokal na pamahalaan. Nais ko lamang po sanang malaman kung ano po ang pinahatid po sa atin ng opisina at tanggapan po ng City Cooperative Office ukol po sa ating imbitasyon na siya po ay humarap dito sa atin at sagutin po ang ilang mga katanungan ng atin pong sangguniang panglungsod. Before that, I would like to refer the matter brought up by the Honorable Hernandez Veloso to the Committee on Local Economic Enterprise. Mr. Secretary, ano po bang, actually po ang invitation po ng sanggunian, ito po ay hindi po ito pwedeng maging pwersahan. Nasa may tao po kung gusto po nilang humarap or hindi. So ngayon po ay muli po nating inaatasan po ang ating secretary na makipagka-coordinate sa atin pong City Cooperative Officer na kung baka po maaari na siya'y makadalo ngayong umagang ito upang makapagbigay ng paliwanag sa mga tanong agam-agam ng atin pong mga kasamahan, hindi lang po ng mga taga-night market, pati po ng mga membro ng sanggunian. I'm declaring a 5-minute recess. Session resume. Mr. Secretary, ano po nangyari sa communication natin with the City Cooperative Officer Ram Mendoza? Kausap ko po yung ating cooperative officer natin a while ago at ang sabi po niya sa akin over the phone ay nagkaroon po ng emergency dahil yung pong isang pasyente ng, na nasa bahay ni Kuya ay tumakas po at ngayon po ay hinahanap po nila. Kasama po siya sa paghahanap.
Thank you, Mr. Secretary. The Honorable Katipon is recognized. So, yun ang statement ng ating City Secretary na Juan. Ito gahoy, maaasahan natin uli sa Lunes, baka wala ng emergency. Kasi yung ganito yan, rihoy openly na itong bawat membro na konsehal at ang vice mayor ay dumadaan naman ho tayo sa process. Na sa nakikita ho naman natin lahat na ito'y maliwanag, na nagiging problema ay si Mr. Mendoza, si Ramilo Mendoza bilang cooperative head at siyang in charge doon. Ang isa ko lang naman magiging tanong kay Mr. Mendoza dito ay yung anong authority niya? May directive ba siya na to hold the night market o siya ang supervision ng night market? Kanya ka talaga? At yung pagpapalipat ay yun ho eh, kasi kung inyong titingnan na kung bibigyan niya ng instruction na laging ililipat, bibigyan ng notice na ililipat, for courtesy ang sanggunian, dapat dito magkaharap-harap. Kung kailangan amyandahan ang ordinansa ng paglilipat, ay dito ang tamang forum. Hindi yung sinasabi lagi na abala na rin sa atin ring mga are, abala rin sila na nung A21 ililipat, nung A27, pero maliwanag naman na ang sanggunian panlusod ay wala pang ginagawang amendment ng ordinansa. Kaya naman ho, nire-request natin na magkaharap-harap na matapos na ho ang hinaing ng taga night market at matapos na rin ang problema ni Mr. Mendoza, ni Rem Mendoza. Na yun nga ho, ang kanyang dahilan ngayon, siya pa rin yata ang head ng bahay ni Kuya na may nakatakas, ay dadagdag ko na rin sa tatanong sa kanya. Anong daming department na hinahawakan ni Mr. Mendoza at sa pagdami ng paghahawak niya ng mga departamento ay bibigyan ko siya ng extra allowance na manggagaling siguro sa pundo ng bayan para naman sa kanyang incentive ang ginagawa sa ating bayan. So sa tingin ko ho, Mr. Chairman, Mr. Presiding Officer, the Chairman of Committee on Market will coordinate again to Mr. Ram Mendoza na siya'y humarap din eh. Kung ayaw niyang humarap din eh, magkandak ho ng isang committee hearing, ang committee ng market, magharap at chairman ng committee ng market at ang mga konsehal at ang representative ng night market para ho matapos na ang usaping ito. Ang katapusan ho ng usaping ito ay kung aamyandahan ho na sanggunian ang ordinansa na sila ililipat. Yun ho ang tingin kong legal hong mangyayari. Salamat po. Any further comment? Discussion? Wala na po. So, we'll proceed. Pasensya na po sa mga kasamahan po natin kasi ganito po talaga ang proseso. Hindi naman po namin kami pwedeng magpuwersa sa isa pong appointed po ng Executive Branch of Government to appear before us and explain, pero pwede po yung gawin sa committee hearing. Ito po kasi isang regular session ng sanggunian unless authorized or instructed by the city administrator ay isa ka lang po siya required na umaten. Pero kung wala pong ganon ay sana po igalang din po natin or respeto yung kanya pong karapatan na kung ayaw niya pong humarap sa sanggunian. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho, Vice, sa lahat po ng mga naandito. Kasi sana nga po ay madami nga ho sana tayo itatanong kung sakasakali hong dumating ho si Mr. Ram Mendoza dito sa atin. Ang tanong ko lamang po ngayon dito ay ngayon pong hindi na ho siya nakarating. Meron na pong sulat na na dumating sa atin pong night market na sila ay paalisin sa 27. Paano po ang action po ng sanggunian ngayon? Ano po ang ating gagawin? Kasi kaya ho sana kung siya naandito, tatanungin po sana natin kung sila po ang talagang nagumawa ng sulat na yon, on what capacity po as a cooperative officer, as a night market committee, o meron pong ibang instructions na nagbigay sa kanya kung sino po ang nag-order po noon. So ano po ang gagawin po natin
para po sa atin naman pong night market. Sila po ba ay susunod na sa 27 o ipagpapatuloy pa rin ang ating pong ordinansa na kailangan pong maipatupad kasi po ito ay isang ordinansa. Yun lamang po. Marami pong salamat, Vice Mayor. The Honorable Monte Alto is recognized. Gandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay medyo na kikiliti na sapagkat kayo po ay halos every session ay nandito. Puyat na puyat dahil sa pagtitinda and then mag-aantay dito ng matagal na wala namang kasagutang maiuwi as of now. Ano ha? Ang tanong ko lang po ay ganito. Yun pong aming ordinansa, ito po ay may ordinansa na nandyan ng night market provided na kayo ay makakakuha ng barangay permit at mayor's permit. Ano ha? So, ang legality ng aming ordinansa ay babase din dun sa nakasulat na kayo ay makakakuha ng business permit. Ano ha? Ang una ko pong tanong sa inyo, kayo po ba ay nakakuha na ng barangay clearance na makapagtinda doon? Ayaw na po kayong bigyan. So, ibig sabihin po noon, kung wala kayong barangay clearance, wala rin ko yung mayor's permit ngayong taong ito. Di ho baga? So, ang yan po nagkakaroon ng conflict yung aming ordinansa sapagkat nakalagay po doon na kinakailangan yung kumuha ng requirement sa ating barangay na nakakasakop. Ano ho? So, kung ibig sabihin, kung kayo'y wala noon, ngayong 2015, hindi kayo makakapaghanap buhay doon. Hindi legal yung hanap buhay nyo doon. Ano ho? Natatandaan ko po, noong nakaraang taon, ating ibinigay sa inyo dahil hinihiling nyo na ma-extend tayo hanggang December 31, 2014. Ano ho? Dahil tanda-tanda ko noon, talagang kayo ay biglang hangus dito at kayo daw ay ililipat na agad. Pero kayo ay nagsalita ako dito na sabi ko, meron na po ditong request ang ating city mayor na i-transfer ang night market sa Barangay 4. Ano ho? So, nakiusap po kayo, December 31, pinayagan kayong ma-extend at sinabi ko sa inyo na yan ang kagustuhan ng ating executive, kinakailangang noon pa ay maghanap na kayo ng lugar na maganda na malilipatan. Ibinato namin sa inyo ang paghahanap ng lokasyon na gusto ninyo kung ayaw nyo doon sa Barangay 4. Pero wala pong nangyari yata doon, wala po kayong nakita. Wala po kayong nakita. So ang malinaw po talaga dito sa mga nangyayari, wala kayong barangay clearance, wala kayong mayor's permit, ang malinaw po talaga dito ay kagustuhan po ng executive na kayo ay mailipat. Ano ho? Wala naman po kami magagawa kung ayaw kayong bagyan ng barangay clearance. Wala po kaming power na pwersahin ang barangay na kayo ay bigyan ng barangay clearance. Wala po kaming kapangyarihan doon. So, ang nangyari po, talaga pong nabutasan yung ordinansa na aming ginawa. Sapagkat kagustuhan talaga na mailipat kayo. Siguro naman po yung kagustuhan yun ng ating executive ay hindi kayo kagustuhan na malugi or whatever. Ang amin po lang magagawa doon sa inyong lilipatan, ay we will see to it na talagang maayos ang inyong lilipatan. Ako naman po yung naniniwala, nakita ko po ang tao lagi sa night market, talaga pong dinadayo. Hindi naman po mga tagalipa eh, ang karamihan. Marami po taga-ibang bayan. At sila po yung nag-jeep, sumasakay, talagang pumupunta sa inyo. Pinupuntahan kayo. So ang atin lang po dito, para po kayo ay magkaroon na ng kapanatagan ng inyong kalooban, ay ito naman po yung kagustuhan ng ating executive. Wala na po tayong magagawa dito at hindi naman po siguro mapapariwara ang kanyang kagustuhan na kayo'y mapahamak. Ang sanggunian po ay nangangako sa inyo na kami ay sisiguraduhin namin na inyong lilipatan ay isang maayos at magandang lugar. Hindi po basta-basta. Yan po. Para po lahat ay may kapanatagan ng loob. Kasi kung lagi po dito, i-extend, ay sa tingin nga po natin ay talagang ayaw nang i-extend.
Yan po hindi, sinisigurado ko, hindi po kagustuhan ni Ram Mendoza. Iyon po ay utos sa kanya. Hindi naman po siya magde-decide basta-basta nang walang utos sa kanya. Kaya po, siguro, sa halip na tayo ay ganito na nagkakagulo, hindi maintindihan ang gagawin, bakit hindi na po natin ilagay sa ating isipan na tayo lilipat na at tayo magtulong-tulong na inyong lilipatan ay isaayos natin ng napakaganda para po tayo ay may kaginhawahan na ng kalooban. At atin pong ipagdasal na sana yung inyong kinikita ngayon ay lalong lumaki sapagkat mas maganda yung lugar na pupuntahan. At wala nang mga abala pa sa inyo. Yan po yung kalagayan natin ngayon. Yan po yung malinaw na kalalagayan natin na ating pag-isipan, tanggapin, at ipagdasal na sana ay maging napakaganda ng lugar at dayuhin pa rin ang night market na yan. Para po wala na tayong problema. Kayo na nakikita kong lagi na lamang nandiyan, nag-iisip, this oras ng gabi pupunta sa bahay-bahay upang ayusin ang problema, ay para po magkaroon na ng katahimikan at kaayusan, ay tanggapin na po natin kung ano ang kagustuhan ng ating eksekutibo. Yun lang po. Sana po ay maunawaan ninyo ang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Ano ho? Yun lang po ang aking masasabi. Salamat po. The Honorable Katipon is recognized. So, dito kasi sa Sangguniang may kanya-kanyang opinion at pagrespeto kay Council Raul. Gusto ko rin ho ito'y ma-refer na rin sa committee yung isang bagay na ito ho ay nagiging problema. Noon hong mga nakaraan taon sila ay may mayor's permit. Nitong taong ito, hindi ho sila binigyan ng mayor's permit. For anong dahilan, anong violation. So, sa tingin ko ho, kung sa sinasabi ho ni Council Roll na maaring may nag-utos dito kay Ram, na para sa dalawa lang naman mag-uutos diyan, ang city administrator at saka ang city mayor. Ang akin naman, dapat si Ram, kung siya'y napag-utusan, ay siya'y humarap ng husay at sinabi niyang siya'y napag-utusan lamang. Sa tamang dialogue, at magkaintindihan kasi baka ang nangyayaring ito hindi rin aram ng punong lungsod ay kawaawa naman ng punong lungsod. Hindi natin naiintindihan, hindi naman yung nakakausap ang punong lungsod. Ha? Hindi yung nakakausap ang city administrator, yung last aram na yun. Kaya nga kanina yung statement ko kanina kung nakikita ninyo. Pagdating ni Ramdine Mendoza, hihingin natin yung authority niya, yung directive niya, siya ay nagpapalakad ng night market na yun. Gayun lang kasimple. At sabi ko nga, para walang gulo, ito ho'y napakasimpleng bagay. Aamyendahan lang ng sanggunian ang ordinansa kay ilipat. Tapos na ang usapan. Hindi na ho kung ano nung deadline, 27, 21. Ang importante ho dito ay humarap muna si Ram. Pag nakaharap si Ram dito, may authority siya na sabi ng mayor kayo ipinaalis na doon at hindi na kayo gusto at doon kayo ilalagay sa mas maganda. Ay di asan ko na ni hindi rin mag-iisip na kung ano at baka tumulong pa. Ang nagiging problema, hindi natin nakakausap ang punong lusod. Hindi natin alam na ang punong lusod baga ay ito iniutos talaga o may mga hidden agenda laang na iba na hindi nagkakaintindihan, miscommunication. Kaya ang Tita Patsik, inausap ko kung magpapatawag pa siya ng committee hearing, sa tingin ko ayaw na rin. So ang tingin ko ay patawag na natin si Ram dito sa Lunes nang matapos na ito. Kung kinakailangan, sabihin ni Ram na ito iniutos ng punong lusod. Ito ang suggestion ng punong lusod. Siguro naman ang sanggunian panlusod ay susunod sa punong lusod kung yun ang kinakailangan. Baka ito yung nami-misinterpret, baka ito hindi alam ng punong lusod nangyayari. Ito'y kawaawa naman ng mayor na naliligaw ng landas yung kanya mga department head ay siya mapapahamak. Napakasimple nito. Isang ordinansang ginawa ng sanggunian panlusod, bawiin na sanggunian panlusod ang ordinansang ito at ilagay sa tama ulit kung kailangan.
So, meron pa po. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, I remember the time na tayo po ay humahawak pa ng komitiba ng batas nung pinag-usapan po ang paglalagay ng regulasyon ukol sa night market. Isa ho sa hinanap ng atin pong komitiba ay ang ordinansa na nagtatakda ng paglalagay ng business permit sa nasasakupan ng night market. Subalit, as per archives and as per record of the Sangguniang Panglungsod, during that time, there is no existing ordinance regarding the business permit of Barangay 5. Noong po mga panahon na iyon na hinawakan po natin ng komitiba at tayo po naging chairperson, wala pong ordinansa ang Barangay 5 na nagtatakda ng pagkuha ng business permit. Paano po makaka-comply ang ating mga taga-night market kung wala pong existing na ordinansa? May this be referred to the appropriate committee, Mr. Chairman, nang sa ganun po ay hindi naman po natin masabi na kaya po hindi sila mabibigyan ng special mayor's permit ay dahil wala po silang business permit ng barangay, subalit wala naman po palang requirement ang barangay na kumuha ng business permit sa mga nagtatayong mga negosyo sa kanilang lugar. The Honorable Makasaet is recognized. Una po muna, ito po ay siguro ay maganda ho nangyayari po. Good morning, Mr. Chair. Dito po sa ating usaping po ito, siguro po ay maganda at nakikita at napapakinig ng ating po mga taga-night market kung ano po yung aspeto ng legalidad at saka po yung kunong, yung aktwal na nangyayari po dito sa atin. Kanina po ay nabanggit at napag-usapan ang usaping legal. Mamaya po isa-isahin ko po at with reference din po dun sinabanggit ni Councilor Concon Hernandez. Una po, ang ating pong sanggunian, tama po ang sinabi po ng lahat, we have our limited powers. Siyempre ho, kung ano ang aming pwedeng gamitin at kung ano aming pwedeng ipagpilitan sa kahit sino po dito sa lungsod na Lipa ay kung ano lamang po yung nandun sa ating ordinansa. And I saw the ordinance, kailangan po talaga barangay permit, kung business permit o special mayor's permit man yan, kailangan po yan. At siyempre po, para po may paglaban namin ng karapatan ng ating mga taga-night market, kailangan bibigyan nyo rin po kami ng bala kung paano po namin ito paglalaban. But nandyan po yung query doon po kay Konsehala Concon with regard doon po sa ating existing barangay ordinance tungkol sa pangongolekta ng barangay permit. As far as I can remember po, kasi alam po natin, sa bawat barangay, meron na po yung matagal na ng mga ordinansa para sa kanilang mga permit. Ngayon ho, nagpasa po, ay ito po parang clarificatory para po dun sa lahat po ng ating mga taga-night market. Ang ipinasa ho na panibago dun po sa ating night ng ating Barangay 5 ay panibago na listahan kung magkano ang kukolektahin. Ibig sabihin po, nagpapasa po sila ng amendatory barangay ordinance na kung saan ay yun po ang pagbabasihan ng ating panibagong permit. Kung hindi man po natin naaprubahan pa yung ating pong yung bagong ordinansa, yung ating amendatory barangay ordinance, ibig sabihin nito, yung dating ordinansa na makakapag-issue ka ng ating mga barangay permit ay existing pa. So ibig sabihin, base ho doon ay pwede pa rin tayong kumuha ng ating barangay permit in defense naman po doon po sa ating kapitana ng Barangay 5 kasi meron naman po yan mga yan dati pa na ordinansa doon ho sa pangongolekta. Kung hindi man po na-amendahan pa, dahil alam ko po, ito nga ho'y pabor pa sa ating po mga taga-night market, kasi ho, ito pong amendatory ordinance natin ay mas mataas ang sisingilin doon po sa inyong mga panibagong pwesto. But hindi ho ibig sabihin yan na hindi tayo pwedeng kumuha ng barangay permit kasi ho, may dating ordinansa na existing na pwede po nating pagkunan. Ito po'y pabor pa ho sa inyo na hindi pa nga ho aprobado dito kasi mas maliit yung ating pong babayaran kung kukuha tayo ng barangay permit. Kung ano man po yung panuntunan doon po sa ating barangay, syempre yun po ang ating tatulungin, hindi naman po sakop yun ng ating pong sanggunian panlunsod unless meron hong reklamo o may kailangang ayusin o may through doon sa ating good governance ay meron kayong ipaabot at patungkol ho doon sa ating barangay. But until nawala po, ay syempre ho ang ating pong sanggunian panglunsod ay gagalaw lamang din po
kung ano po yung aming pong nalalaman at kung ano po yung aming pwedeng gawin. Pero yung ating pong barangay permit, ito po'y pabor pa ho sa inyo, ulitin ko po. Yung dati hong ordinansa na kayo kinokolektahan, mas pabor pa sa inyo yon dahil mas maliit. So pwede pa rin ho kayong kumuha ng barangay permit. Hindi lang ho natin alam ang issue kung bakit, although siguro, ito ho yung siguro yung issue kung bakit hindi pa tayo nai-issuehan ng barangay permit, pero yun po ay usaping pang barangay. Ngayon po, dadako naman po tayo dun sa ating special mayor's permit o kung ano man po yung tawag sa permit na kinukuha po natin para po dito sa ating night market. Siyempre po yung ating pong night market, isa po kasi sa requirement, I don't know, correct me if I'm wrong, sa special mayor's permit, yung ating barangay permit. So, syempre, hindi uuusad yan nang wala po yan. So, yan po yung mga bagay na kailangan po rin nating maintindihan. And, ngayon po, dun naman po sa usapin po ng ating hong amendatory ordinance. Ito po yung magandang alam nyo rin po kung ano po yung magiging effect kung may amendatory at walang amendatory ordinance. Kung wala pong amendatory ordinance na siyempre ho dapat na kung maglilipat po ng night market, ang ating pagbabasihan ay yung luma nating ordinansa. Na ano po ang nakalagay sa luma nating ordinansa? Ito naman po ang ating isisigaw lagi dito at ang pinaglalaban ng sanggunian. Kung ano ang ordinansa, yun dapat ang ating sundin. Ang ordinansa natin po, nakasulat yung mga requirements. Siyempre ho, pag hindi kumpleto yung mga requirements within that ordinance, medyo limitado rin po yung power natin. Ngayon po, ito po yung magandang alam din ho at ako po kasi I agree with Councilor Raul na ang hirap naman po na kayo lagi pong napunta rito, kayo po'y puyat, paggabi, ang galing Sunday, tapos pupunta kayo ditong umagang-umaga ng Lunes, hindi po natin alam ano po ba ang ating aasahan. Di ka po. Parang napakahirap po sa atin na pupunta po tayo dito, umaasa po tayo, maganda po yung magkaalaman kung ano po ba talaga. Kasi ang hirap naman po na, yung nga hong natatandaan ko, 2 Mondays ago, ang ating hong napag-usapan ay yung pagiging permanente. Eh, gaya nga hong na sinabi ko dati, hanggat tayo'y nasa kalye, hindi hong magiging permanente ang ating pong lugar na pinagtitindahan. Dahil at the end of the day, kalye pa rin po yan. Unless, ang sabihin na lang po, magpagkasundo ng mga konsehal na hindi na gawing kalye ang inyong pinagbebentahan at hindi na po kalye, sakala mo po pwedeng maging, pwedeng yung sabihin, i-apply dito ng panibago, magiging permanente kayo doon at wala na kayong pag-aalinlangan kung ano po ang inyong gagawin. Ngayon po, doon sa, I suppose, ito po yung magiging kasagutan din pag na, nandyan na po si Mr. Ram Mendoza, yung sinasabi, isa po doon sa mga katanungan, what happens? Ano ba ang mga legalidad pag inilipat tayo dun sa Barangay 4? Pansin niyo po mga kasamahan taga night market, dinidiscuss ko lamang po yung pagtigil sa night market at pag kayo po'y ililipat dun sa Barangay 4 para kayo po'y alam ninyo talaga ang real score at alam niyo kung ano ang totoong mangyayari. Pag inilipat po tayo doon sa kabila sa Barangay 4, nabanggit ko na ho kanina ang legalidad doon sa pagtigil niyo sa Barangay 5. Babanggitin naman ho natin para maliwanagan sa inyo ang legalidad kung sakasakali kayo ililipat sa Barangay 4. Pag inilipat po tayo sa Barangay 4, correct me if I'm wrong, hindi ko po alam sa ating night market committee, ang ating pong paglilipatan ay private. Hindi ka po. Private po yung ating paglilipatan. Pag private po ang ating paglilipatan, yan po ay kahit wala hong ordinansa, ay hindi po natin kayang kontrahin. Kung private po yan eh. Tapos it's a private engagement between the night market cooperative at doon sa pribadong may-ari nung ating paglilibatan ng night market. Pangalawa po, kanina po kami nagkausap-usap, ipitanong po namin kung ba magpapalagay ng night market ay kakailanganin ba ng permiso galing sa sanggunian panglunsod. Correct me if I'm wrong, pero ang napakinig ko po kanina, hindi rin daw po kailangan. So, alam niyo po kasi ito po yung ating mga legal na ating haharapin. Na tama po sinasabi ni Konsehal Raul kanina at tama rin po sinasabi ni Konsehal Nilo, pero ito po yung aming ipinapaliwanag sa inyo para malaman niyo po talaga kung ano po ang mga mangyayari na. Kasi po, pag ipinalipat naman po talaga at sa privado, limitado rin po ang aming kakayanan ng ating sanggunian. Hindi daw kailangan ng imprimatur galing po dito sa ating sanggunian panglunsod. Hindi, I'm not sure, pero yun po ang sabi po kanina. E di gawot, pag private na po yun, konti na lamang po ang aming control. The best that we could do, we could look at the permit nung inyong paglilipatan kung tama ba ang permit niya, kung nagko-comply ba siya dun sa fire, sa engineer, sa fire, sa...
sa fire, sa engineering, o dun sa iba't ibang departamento po ng ating pamahalaan kung compliant siya. Dati po natatandaan ko, at ito po'y maibalik ko lamang, noong po'y December, pero ito po'y tapos na naman ang usapan, kasi ang usapin ng paglipat, ito po'y dati napag-usapan na noong December pa. At noong December pa, natatandaan ko rin, kayo po'y pinapili namin saan ba ho natin ililipat kung sakasakaling ililipat. Di ba ho, pinapili, may sinasabi pa kayo dun sa Barangay 11, dun ho sa kung saan-saan. Nagnyari nga lamang po, at yan nga po'y nagpapasalamat tayo kay Consel Joel Pua sa utos po ng ating Vice Mayor, ay ipinacheck po personally, pina-ocular inspection po kay Consel Joel Pua yung mga possible locations po natin. At dun po sa mga possible locations na ating pinagpipilian, ay humingi po tayo ng opinion galing kay Consel Joel Pua, ito ba'y mas makakabuti o mas hindi makakabuti? Ang ito po, pwede man pong mapakinig si Consel Joel Pua at siya magsabi, ocularly, kitang-kita po ng kanyang mga mata, yung ating po mga sinasabi na lugar ay mas maliit pa kesa po doon sa ipinopropose ngayon na lilipatan sa Barangay 4. Ito po kasi ay mga realidad na nandito. Hindi po namin sinasabi na kami, pinupush namin na sige, ilipat na nga natin doon. Pero ito po yung mga realidad na hindi po natin pwedeng takasan. Na nandito na rin po tayo. At yun po si Consel Joel, talaga naman ho ang ating sangguniang panglunsod. Hindi ho natigil ng paghanap ng paraan kung paano kayo matutulungan. Abot na nga ho si Vice at saka si Consel Joel, pinuntahan na ho ang ating lugar na sinasabi, ino-ocular na, titingnan ho kung alin po ba ang pinakamaganda po para sa ating lahat. Na ito naman po ang aking pagsasalita, ay tatapusin ko na lamang po na asahan nyo lang po na lahat po ng ginagawa ng ating sangguniang panglunsod ay hindi man po kami pumapabor sa basta-basta na lang ang sasabihin. Pero tinitingnan din po namin kung ano po ba ang nararapat para sa inyo. Pero dun po sa aming paggawa ng aming responsibilidad at sa paggawa namin sa aming trabaho, limitado rin lamang po ang aming kayang gawin. At sana naman po, dun po sa aming mga ginagawa, huwag nyo pong paghihinakitan kung meron pong mga, minsan po kasi, reality hurts eh. Masakit po minsan ang katotohanan na ating sasabihin, pero kailangan po nating tanggapin at kailangan po nating mag-move on. Nandito po ang sangguniang panglunsod, sa pamumuno po ni Vice Mayor, kami po'y tutulong sa inyo, pero ang kaya po namin itulong ay yung kaya lang po natin at yung pong under sa aming authority. Yun lamang po, Mr. Chair. So, final comment, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Kung hindi naman po siguro ganong kalaking bagay, may I request the ABC President to furnish us a copy of the alleged Barangay 5 business clearance or business permit para naman po mabigyan po natin ating mga taga night market. Sapagkat as far as I remember, ay wala pong dumaan noong time na tayo po ang may hawak ng komitiba ng laws na nag-exist na ni-review ng sanggunian before us. Ito pong tungkol po dito sa clearance or dito sa business permit na ito. And if possible po sana ay makahingi po ng kopya ngayon po para mabigyan din po natin sila para hindi din po sila balik din po ng balik. Salamat po. Meron po ho. So kung wala na po, muli po sa mga taga night market, narinig naman niyo po yung mga opinion ng ating mga miyembro ng sanggunian. Bottom line po, kayo rin po ang magde-decide ng inyong fate. Kung saan niyo po gustong dalhin ang inyong sarili, ito po nasa sa inyo. Ang ginagawa lang po ng sanggunian ay minumulat po sa realidad ng at mga posibilidad na pwede po mangyari sa night market. So, privilege, the Honorable Agent Matt, sino una? Si JR, makasaya, you're recognized. Mr. Chair, based on the business of the day, I move for the urgency of items numbers 1 to 13, specifically the annual budget of Barangay Bagumpuok, Malitlit, San Benito. Urgency of items numbers 1 to 13 and the additional 9 barangays, Bugtong na Pulo, Rizal, Pagulingin East, Bulbok, Talisay, Pusil, San Francisco, Duhatan, and San Celestino. Any second to the motion for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the all items, the 13 items in the business for the day, the additional 9 items is hereby declared as urgent. Mr. Chair. Na lang, yung
Barangay 1, 2, 3, 4, 5. Mr. Chair, likewise, I move for the passage of the resolution concurring the annual budget of Barangay Bagong Pook, Barangay Malitlit, Barangay San Benito, Barangay San Salvador, Barangay Santo Toribio, Barangay Anilaw Labac, Barangay Antipolo del Norte, Barangay Banay-Banay, Barangay Bulaknin, Barangay Calamias, Barangay Marawoy, Barangay Pagulingin West, Barangay Tipakan, Barangay Pugtong na Pulo, Barangay Rizal, Barangay Pagulingin East, Barangay Bulbok, Barangay Talisay, Barangay Pusil, Barangay San Francisco, Barangay Duhatan, and Barangay San Celestino. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the annual budget of various barangays is hereby approved for third and final reading. The Honorable Urgent Matter? Ano yan, Joel? Privilege? Urgent Matter. Ah, sige. The Honorable Puwa is recognized. For the Honorable Puwa, I'm declaring a 2-minute recess para po sa makalaan naman po ating mga kasamahan. The Honorable Puwa is recognized. Good morning po ulit, Mr. Chair. Ito pong request na to ay na-receive po natin last November 27 at na-refer po sa akin ay last December. Ano po? Ito po regarding po sa donation po ng Bella Vita. Kaugnay po doon sa ating mga gagawin na kalsada na magmumula po sa barangay Anilaw patungo po sa Kayumanggi. Ano po? Ito po yung isang part ng donation na atin pong gagamitin na magiging road lot. So, kaya lamang po ito po hindi ko agad napareport. So, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution granting the mayor to accept the authority of the donation of Bella Vita Land Corporation located in Barangay Anilaw with a total area of 1,569 square meters. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Next. Likewise, Mr. Chair, meron din po sa ating, ito po yung na-prepare na rin sa akin at hindi lang po nagawa ng committee report regarding po sa request po ni Mr. Jaime B. Turalba for the reclassification of their property located in Barangay Munting Pulo. Any second? Referred? Previous na ba yung request? O nga ngayon nagdamating? Ngayon pa nagdamating? Referred to the Committee of Land Use. Nag-refer na. Any second? For urgency, seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Active Realty Development Corporation with a total area of 37,055 square meters located in Barangay Munting Pulo. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Next. Likewise, Mr. Chair, this matter has been referred to me a while ago regarding the reclassification request of New Apex Development Corporation located in Barangay Bulaknin. Mr. Chair, move for the urgency of this matter. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, move for the passage of an ordinance reclassifying the property of New Apex Development Corporation located in Barangay Bulaknin from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Announcement? The Honorable Briones is recognized. Magandang tanghali po, Mr. Chairman, sa aking mga kasamahan. Gusto ko po ulit mag-announce na meron po tayong
Philippine Counselors League, yung PCL Academy, magkakaroon po ulit tayo. Kung naalala po natin, ako po ay nag-announce last year, January din po. Ako po ay nag-announce na nagkaroon ng magkakaroon tayo ng programa tungkol po sa Ladderized Modular Governance Training Program. At ngayon po, noong nakaraang Nobyembre, nakapag-graduate na po ang PCL ng more or less 60 students ng baccalaureate degree. Yun po ating mga kasamaan sa serbisyo, sa gobyerno, ang ating mga empleyado, vice mayors, konsehal. Yun po ay mga nag-aral sa atin at nakatapos na po. At ngayon po ay ongoing pa rin ang master's degree program na kung saan ako at ang aking mga kasamahan, pati si vice mayor ay naka-enroll. Kami po ay matatapos na rin ngayon taon. So ngayon, meron na po ulit seminar for our second batch. Ngayong gaganapin pong February 11, Wednesday, 9 a.m. to 4 p.m. at the Provincial Auditorium, Provincial Capital, Batangas City. Meron po tayong registration fee na 1,200 pesos per participant. Dito po ay didiscuss kung ano-ano po yung mga requirements, ano ba ang i-expect dito sa klaseng ito. At I'm encouraging sa akin po mga kasama, at sa mga empleyado po, at sa mga empleyado po ng City of Lipa, pati po ang barangay level, kung sino po ang gustong mag-avail nito pong Ladderized Modular Governance Training Program, meron po tayong tatlong open. Meron po tayong training program which is equivalent to number one, a baccalaureate degree, pangalawa po ang master's degree, at ang pangatlo po ay doctoral degree na igagrant po ng LPU Batangas once this program is completed. So again, ako po ay magpapadala ng communication sa lahat po ng departments dito po sa lungsod ng Lipa. At ito po again ay open to all barangay officials na gusto pong mag-aral, hindi pa po nakakapagtapos ng kolehiyo, o kaya po ay gustong mag-masteral or gustong mag-doctoral. Ito po ay open, so mag-inquire lang po kayo sa aming opisina. Ipapadala po natin itong letter na ito. Again, February 11, ito po ay Wednesday, 9 a.m. to 4 p.m. dito po sa Provincial Auditorium sa Capitolio. I'm encouraging everyone to join to grab this great opportunity para makapag-aral. Maraming salamat po. Thank you, Vice. Maraming salamat, Consel K. Wala po, announcement lang po yon. Wala pong question na gano'n. Is the proponent willing to be interpolated by the Honorable Hernandez? Available po ba ito sa SP staff po natin? Kasi admittedly, sila po rin talaga yung higit na makaka-benefit lahat po dito. Lahat po ng employee. So, can we furnish also a copy to the accounting office? Kasi sila talaga yung number one na nagtatanong kung ano yung eligibility. And sometimes they exclude the SP staff para po maka-avail ng opportunity na to. Lahat po ng government employees ay open po dito sa programang ito. Pero in-encourage ko po na umattend ng orientation. Kasi po dito rin ibuhos nyo lahat ng gusto nyong itanong at dito rin po i-discuss kung magkano, kung ano yung included sa program, kung sino yung pwedeng mag-avail. Doon po lahat pwedeng itanong. So I encourage everyone who are interested to attend the orientation at the auditorium po on February 11. Thank you. Kung wala, the session is adjourned.
Narito na ang programang Usapang Pangkabayapan, Usapang Pangkaunlaran.